Okay, welcome again sa aking channel, Leon BC Vlog. Magandang araw po sa ating lahat. San man sulo kayo ng bansa naroon, magandang araw po sa inyong lahat. I like it, yeah. I love it, good I want morning. Some more good of morning. It. Ding, ding. Yan, for this video po, magre-react po tayo ngayon. At ang ating re-react is yung kay, yung bagong ba? Bagong labas na video ni Ben Barubal. Ayan. Kung hindi nyo po kilala si Ben Barubal, siya po yung bumabarubal sa mga karamihan ng binabarubal niya is yung mga visit, no? Yung mga anti-government, anti-Marcos, yung mga pasaway. Kahit hindi anti-Marcos, basta pasaway sa gobyerno. Yan. Yung mga humihila pababa sa gobyerno. Yung bang walang inisip kundi yung manggulo. Tumira sa magandang plano ng ating gobyerno. Ito, katulad nitong mga to, no? Agot Isidro, Raul Manuel, yung mga yan, mga peste na yan, yung mga NPA na yan. Yan. Katulad niyan, binabarubal na yan. Ang bago niya pong upload ngayon, isang title, Believe It by Ben Barubal. Ito. Ito po siya. Subscribe niyo na po. Kung di niyo pa naman susubscribe si Ben Barubal, supportahan po natin. Napakasaya pong panoorin ng kanyang mga video. Promise. Ito po yung kanyang bago upload. Ayan. Huwag ka mag-alala. Ha? Yeah. Most requested to. Kaya bibigyan natin ng isang pasada to. Huwag ka mag-alala. Iiksihan ko lang. Para wala ganong masaktan. Kasi pag ako bumanat, masasintado pa ako sa gunman. Yung salita ko, mas masakit pa sa tama ng bala. Kahit itanong mo pa kay Joma. Tapol agad yung gunman eh, no? Ganda pa nung sound niya. Background music. Go, faster! Balita ko bago na ngayon. Kriminal na ba pinapakinggan ngayon? Paano kung nagsisinungaling yon? Malay mo na ato dyan yun. Di ka pa na ko... Binanat ko na rin yung tungkol sa kriminal eh. Yung magiging testigo kasi nila, ano, Rimbulya, puro kriminal. Doon ka magtataka eh. Kukuha silang testigo yung mga nasa loob ng Bilibid. Sino maniniwala doon sa mga yun eh? Mga kriminal nga yung mga yun, di ba? Kung kaya nilang pumatay, di mas kaya nilang magsinungaling. Kukuna ng salaysay, mastermind ka na doon? Person of interest pa lang, pinapasuko na ngayon? Partida, wala pang warrant yun. Ano yun, wanted ka na agad, dun pala sa presscon? Presscon pa lang wanted na? Hindi pa nag-i-start, finish na? Nagmamadali ah. Kala mo may hinahabol, parang may lakad ah. Pansin nyo, kasi nakakailang araw pa lang. Pinapasuko na agad si ano. Pinapasuko na agad si General Bantag. Parang ang bilis ng pangyayari. Bakit kasi minamadali nyo? Ano pang silbi ng rule of law? Mamaya kakamadali nyo pati yung likod nyo, mabangga nyo. Diba dapat ang papakinggan mong panig, dalawa? Ang nangyari kasi pinakinggan lang yung isa, tapos sinusgahan na agad hindi pa pinapakinggan yung kabila. Kaya nga binigyan tayo ng tenga, dalawa. Kasi kung papakinggan mo to, di hamak na mas papakinggan mo to. Kasi kung kalaban ka ng masama, putay kalaban din ng masama to. Kung kalaban ka ng tiwali, kalaban din ng tiwali to. Biruin mo ah, kasama mo sa pagsugpo ng iligal, inusgahan mo. Mas naniwala ka sa gunman tapos yung kasama mo, diniin mo. Hindi mo pa nakukuha yung panig, lang niya pinapasuko mo. Yun ang sinasabi ko eh. Hindi pa nakakadepensa yung isa. Pinapasuko na. Di man lang binigyan ng pagkakataon na magsalita muna si Bantag, no, bago sabihing sumuko. Makakala mo nagtatago. Malupit din yung mga ginawa sa kanya eh. Matatawa ka na mainis ka sa mga ginagawa nitong mga ano to eh. Sana ma- lang. Patunayan nyo muna hindi puro matapang. Hindi usapan dito kung sinong matapang at sinong mas maraming nagawa, si General Bantag o si Katapang. Ang importante rito yung katotohanan lumutang. Kasi nga sa issue na yan, ang dami nyo nang dinamay. Kanta ng Eagles, nadamay. Pati kanta ni Fred Panopio, nadamay. Kawawang tapos may lumabas pang kabayong pula. Manok na
Yung Red Horse, no? Masyado nung nakapakapa kayo nung nangyayari na yun. Pati Red Horse, bumaha ng Red Horse eh. Ewan, bakit yun ang naisip na talagang ano eh, talagang hindi na nila pinag-isipan maigi yung mga banat nila. Kumbaga eh, patsyada lang, sige lang, sige lang, sige. Yes. Kaya yan, sumablay. Kaya ang mangyayari niyan, basura yung kaso na yan eh. Tabula, kambing, kabayo sa asawa. Unang-una, anong kinalaman ng kambing sa kaso niya? Kambing lang ba? Pinoproblema niyo na? Pinagkukunan ng gatas? Pampatibay ng buto sa kapampatalas? Pangalawa, inaano ka ba ng sawa? Nakakulong naman yung sawa. Ano maging problema niyo sa sawa? Ang ganda nga ng paliwanag ni Bantagan, di ba? Kasi nga, bilibid dyan, maraming kalat, marumi, maraming daga, mga ganyan. Mga hayop dyan, pwedeng, instead na magbayad ka ng mga taong maggagapa sa damo dyan, edi kumuha ka na lang ng kambing, baka. Buti nga walang baka eh. Naisip niya kabayo. Kasi ah, yung kabayo, mas mano pa yan. Mas magandang idea yung kabayo. Alam niyo kung bakit. Kasi nga, yung totoo naman eh, magiging service mo yung kabayo. Kasi sa sobrang laki ng, ano, sa sobrang laki ng lawak ng, ano, ng bilibid, siyempre, mas kakailanganin mo ng, ano, gaya ng kabayo. Di roronda ka, iikot ka, o, puntahan mo yung mga tama din eh. Kung halimbawa may tumakas, kaysa naman magkasulina ka, di patakbuhin mo na lang kabayo. Diba? Napaka, ano lang yan, bagay yung issue na yan, pinalaki lang nila. Gumagawa sila ng issue para lang maidiin ng maidiin itong si Bantag. Di nila alam. Mas lalo silang nasisira sa taong bayan. Nawawala na ng tiwala ang taong bayan sa katulad nila. No? Sana huwag madama yung mabubuting pulis. Marami pa rin naman pong matitinong pulis. Pero mas para sa tingin ko parang mas marami yata yung mga loko-loko. Ah. Sa nangyari ngayon parang bawas na ang tiwala ng tao. Lalong nabawas ang tiwala ng tao sa mga pulis. Pangatlo, yung kabayo. Ginagawa nga daw service yan kasi yung kabayo mabilis tumakbo. Kesa naman yung tao gawing kabayo. Saka nakita ko sa video yung kabayo kumakain ng damo. Magulat ka kung sinusup-sup yung damo. Kung sino man naglagay ng mga hayop na yan. Sigurado ako veterinarian. Dapat nga dyan pinapalakpakan. Kasi magaling sa paghahayupan. Kung si Senator Robin, liver lover, eto animal lover. Oh, diba? Saka anong masama dyan? Malulusog naman ah. Malulusog naman sila. Alagang-alaga. Hindi na nga makagalaw yung sawa sa sobrang tapak. Oh. Saka yung kabayo mukhang malakas sumipa. Dapat sinamahan nyo na rin ang baka, elepante, saka buhaya. Siguraduhin mo lang hindi mo tinanim yan. Kung hindi, maghahalo yung balat sa tinalupan. Kasi dati chief of staff ka ni Pinoy nung kaputukan ng tanimbala. Kaya sana sa bilibid walang tanimbaka. Tanimbaka? Kung ayaw mong magdikit yung langit sa lupa. Kung sinong naglagay ng mga hayop na yan, wala kaming clue. Basta ang alam ko lang, gusto niyang tapatan yung Manila Zoo. Sila yung mga animal lover. Hindi makatakas yung hayop parang potatong na corner. Ang mag-alaga ng hayop, hindi biro. Ito nga 6 years na pinakalagaan tong tatlong hayop na to. Papakainin mo, paiinumin mo, kulang na lang subuan mo. Tapos lalaban lang sa'yo. Mas matindi pa sa wild animals tong tatlong hayop na to. Tapos sa bilibid, magugulat kayo bakit may hayop. Sa kongreso nga, may nakapasok tatlong hayop. Sa kongreso, hayop. Handaan nyo. Yung hayop, hindi lang sa gubat nakikita. Minsan magugulat ka, katabi mo na pala. Ausap mo na pala. Hanap ka ng hanap, katrabaho mo pala. Kaya yung mga hayop sa bilibid, walang sinabi yan sa hayop na kilala ko. Sumisigaw ng bayan-bayan, kabataan-kabataan. Pero yung sungay, yan, hayop may haba ng 2 metro. Tapos yung tunnel na yan, matagal nang binabalita ng media. Ayan o, 8 years na guba. Niya, 8 years ibig pa pala. Ibig sabihin, ito. Binabalita na nila yan, panahon ni Pinoy pa. At iba naman tunnel, pinoproblema nyo pa. Pinahukay, di ba? Oh. Gawin mo, kumuha ka ng pala, tapos ibalik mo yung lupa. Total, suspindido na, wala na mag-i-scuba. Ano, masaya ka na. Happy ka na. Sabi nga ni Manong Johnny, gusto ko happy ka. Putik ka. Napakasimple lang eh, ibabalik lang yung lupa eh. Ginagawang issue pa. Oo nga, ano? Yung tunnel na yan, nabalitaan ko rin tungkol sa tunnel. Matagal na kasing may hukay dyan. Yung naisipan lang siguro nilang ano yan. Tama naman yung, pwede naman yung rason na yan eh. No? Ni General Bantag na gawing ano yun? Pool or diving, di ba? Diving pool. Wala na problema dun eh. Ano ngayon kung gumawa ng diving pool dun, di ba? Talagang itong mga to, ngayon nga naging treasure hunter na eh. Naging Yamashita treasure na eh.
Ewan ko sa mga to kung ano-anong istorya, paiba-iba yung binabato nilang ano dyan, no? Yung tunnel na yan dati, eh. Dati sabi nila, escape tunnel. Yan daw tatakas yung mga, bak patatakasin eh? May lintik na yan. Tatakasin mo eh, ikaw, siya na yung pinakamataas na tao dyan, ba't gagawa pa siya ng lugar para takasan, di ba? Kaya tuktok din to mga to, eh, no? Kung ano-anong mga issue. Anong masama sa pag-i-scuba? Saka natuloy na ba? Natuloy na ba? Oo. Oh. Nakapag-i-scuba na ba? Nakapag-i-scuba na ba? Hinuhukay pa nga yung lupa. Excited ka ba? Alangan na ba mag-i-scuba siya sa lupa? Nagpapagawa nga siya ng pool. Ang linaw-linaw, hindi mo ba narinig? E di simentuhan mo, tapos lagyan mo ng tubig. Anong masama sa swimming pool? Problema ba yun? E di tuloy mo yung swimming pool. Diba? Tuloy mo tapos na lang. Tapos magpaturo ko kay General Bantag mag-scuba dive. Tapos mag-vlog kayo, naka-live. Kesa naman nag-aaway kayo ng ganyan. Batuhan ng batuhan. Asaran ng asaran. Kayo tong mga pulis, dapat nga kayo tong nagmamahalan. Ang nangyayari, kayo pa yung naglalaglagan. Tama, sirang-sirang sa tao. Patunayan nyo muna yung sinasabi nito. Kasi pulang-pula yung mata, mukhang naka-2 joints to. Ano ko nasabi to? Biruin mo siya pa may karapatang humingi ng justice sa kaso. Eh siya yung kumalabit ng gatilyo. Killer. Eto pa malupit. Di ba may first middleman? Eh natodas yung first middleman. Nagkaroon ng second middleman. Oh. Eh kung matodas din yung second middleman, huwag niyo sabihin magkakaroon ng third middleman. Ganyan yung napapanood ko sa pelikula eh. Ang galing din ng director nun eh. Sa anong writer nun eh. Kala mo hindi pelikula eh. Kasi parang totoo eh. Ang gagaling kasi ng mga artista dun eh. Kung ako yan, mahihiya ako kay Tito Bongbong yan. Pinapasuko mo na yung isa tapos naniwala ka na agad sa gunman. Yun lang. Kahit normal yung BP mo, ma-high blood ka dyan. Sa tingin mo patas yan, hayaan mo magdesisyon yung hukuman. Hindi yung pinapahiya mo na wala pang kasalanan. Wag. Hindi nang sinapit ni Bantag, no? Ilang araw na siyang pinuputakti ng, ano, no? Ng media. Citizen. Buti na lang, papursa kanya yung kumakampi sa kanya yung citizen. Kasi halata naman talaga na may mga binabato sa kanya. Eh. May mga ano eh. May mga kapal pa kanya itong mga nagbato ng kaso sa kanya. Huwag kang humusga kung ayaw mong mahusgahan. Kaya okay lang sana kung nagtatak. Tuloy, pati siya, nakalkal tuloy yung baho niya. Marami pala siyang itinatago. Totoo pala yun, no? Kung sino yung nag-iingay, siya yung ano, siya yung pinakahalimaw talaga. Tanong ka lang. Kaso ang problema, hindi pa napapatunayan, bigla mo nang hinusgahan. Hindi ko na nga sinama yung anak mo kasi alam ko labas na siya dyan. Yun ang masama dyan. Dapat talaga, maging patas sila. Tama lang yung ginawa. Totoo ba yung ano? Totoo man yung balita na nag-resign siya o nagpahinga muna. Sabi nag-resign daw itong si Rimulya dahil sa delikadesa. Tama nga naman, yung anak niya adik, di ba? Nakulong na adik. Tapos nandiyan pa siya sa DOJ. Tapos kung ano-anong binibintang na kaso kay Bantag. Wala eh. Ginawa niya lang yatang panakiputas talaga itong ano. Natakpan na rin yung kaso ni Lapid. Ni Ka Lapid, ni Ka Perti. Dahil sa ginawa nila kay Bantag. Talagang ayaw na nila maungkat. Hindi nila alam na talagang wala. Tao na nagiging ano eh. Nag-judge. Naging kaso kay Bantag sa ginawa nila. Isipin mo si General Bantag, anak mo. Tapos yung DOJ ako. Wala pang kasalanan yung anak mo, eh kung pasukuin ko. Bilang tatay, anong mararamdaman mo? Siyempre, matakit yan. Tapos sasabayan pa nito. May sinasabi pang tanda, siguro may kinalaman to. Ang asikasuhin mo yung kaso mo. Saka bakit ka napapasok dyan, siguro nabubuksan mo yung selda mo. Oo nga. Kasi tingnan mo, paano ka napasok dyan? Ano yung tumatago sila sa bakal? May lahing multo, tikbala, paswang. Tapos maniniwala kami, ano kami, abnormal? Matindi. Ah, tumatago sa bakal. But hindi talaga yung mga connection nito mga ito. Pera-pera lang talaga. May nangyayari talaga ng ano rito. Buti na lang ikinulong ito. Eh, chika, wag mo kaming itulad kay Junel. Taga-prepare mo ng food, saka taga-abot mo ng towel. Anong gusto mong palabasin dito? Nagtuturo ka. Tapos yung sinasabi mong tanda, si Joma. Oh. Kasi si Daddy Dig 77 pa lang, si Joma 83 na. Kamag-anak mo si Joma, sasabihan mong tanda. Anong klaseng pamangkin ka? Tanda. Oo, dyan ka natatanda. Kasi tingnan mo, kung meron dapat i-presscon, yung tatlong to. Kung meron dapat imbestigahan, yung tatlong to. Aba. Kung meron dapat pasukuin, yung tatlong to. Oo. Bakit ka mo? Sila yung totoong kalaban ng gobyerno. Sa 160 na person of interest, i-double check nyo. Baka 90% sa person of interest kasama ng mga to. Good luck. Kung sino pa yung totoong kalaban, nandun, naghihintay lang ng budget. Easy money.
Ang sasarap ng upo sa kongreso. Ang galing. Sitting pretty. Kaya yung matandang taga Netherlands, happy-happy. Yung budhi niya maitim pa sa kiligili ni Gory. Gory. Pasensya na, hindi ko talaga maiwasang isingit tong mga to. Kung topic lang yung pag-uusapan, sila yung favorite ko. Basta konektado kay Joma, favorite ko. Kasi anong tingin yung tatlo sa pag-upo sa kongreso? Pakapalan? Hindi ka pwedeng umupo sa kongreso pag hindi ka makapal, ganyan. Abangan nyo yung part 78, kasama yung inang-inang niyan. Ayan o, Ben Barubal po. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, no? Ayan po, binanatan ng binanatan. Sa huli, binanatan na naman ng binanatan yung mga ano, no? Alagad ni Joe Matisos talagang. Yan po kasi mga yan talagang hindi yan titigil hanggat hindi sila ang ano, no? Hindi sila ang nakikinabang sa gobyerno. Komunista nga eh. Gusto nila maging communist party. Komunista itong ano natin, banta natin. Yeah. Gagawa sila ng paraan. Nakalayan mo yun, yung mga animal para na sa loob lang ng ano. Anyway, kung di po kayo nakaka-subscribe, please subscribe kayo sa channel. Ganon din sa channel ni Ben Barubal. Ayan. Masaya po to. Kwelang kwela. Ayan. Kaya naman, marami ring napipikon, no? Sana huwag kayo mapikon sa mga banat nito dahil ito ay katotohanan lang. Ayan. Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Maraming salamat po. Bagong balita sa bagong maganang bagong Pilipinas. Thank you very much. Hanggang sa muli. Thank you. Bye-bye. Thank you for watching. Please like, subscribe, and click notification bell for more updates.